Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Tanong ko po, itong acidic na ito, ito pinag-inig sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Hi, hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon pong araw na ito, araw ng Webes, marami ho kaming inihanda para sa inyo. Para po sa inyong masayang pakikinig, sumasa inyo po ang programang Balita na Serbisyo Pa. Ang inyong mga lingkod, David Oro. Tinitigan ko po itong aking kasama. Gandang lalaki pala sa personal. You know. Magandagawa po ako po si Edwin Eusebio. At siyempre, samahan niyo po kami ha sa ating pong mga malalaking balita at mga panayam. Maya-maya po lamang ang aming pong mga landline ay 08470-1750 hanggang 54. At ang ating pong text line ay 0999-376-6768, partner. At syempre, nakikinig kayo at nanonood sa inyo makabagong radio. Nasa inyo mga telepono, mga kaibigan, kaya pwede nyo kami silipin sa inyo mga FB o Facebook account. I-log nyo sa FB search engine ng DWIC882, ang aming website, DWIC882M.com, at ang Facebook page, Balita na Serbisyo Pa. At syempre, magiging bahagi rin po ng programa namin ngayong hapon hanggang mamayang alas 7 ng gabi ang inyo pong mga reaksyon at mga suggestion, at the same time ay komento sa ating mga sa ating pong poll question. At maganda siguro, syempre, mabanggit mga natin, partner. Mga report din ng ating mga Metro Patrollers, partner. That's right. Ating mga provincial correspondent. Mm-hmm. Ating mga station reporters na maaaring mamaya-maya ho ipapasok sa kabuuan ng ating program. That's right. Kaya punong-puno ho tayo ngayon ng mga inihandang putahe para po sa inyong masarap at masayang pakikinig at panonood, syempre. Ganda sa pamamagitan din po naman ng makabagong teknolohiya, partner. Ang ganda naman ng binanggit mong, ginamit mong salita. Na? Putahe. Parang handaan talaga, no? Oo nga, oo, syempre. Oo. So, yung ating poll question na partner, ay babasahin ko lang, pero mamaya uulitin natin ito uli ngayon, ano? Mm. Ang ating poll question ay peace talks ng gobyerno sa CPP-NDF NPA dapat bang ibalik? Ayan, mamaya ho ang inyong mga kasagutan. Babasahin po natin yan. Samantala, partner, syempre, kompleto tayo ngayon. Tulad ng binanggit mo, ay papasukin natin agad ang ating mga Ron... Ah, nawala na. Pasok natin mga Ron na probinsya. Sinusulat ng mga kaibigan. Nandun na sa ganun yun. Alam mo naman tayo dito, partner. Kapag ka may iniihain, parang alam mo na, pag may iniihain sa isang salamesa, yung ating nanay halimbawa. Yung tatakal yan. Lalo't kami magkasama ni partner David. Ubus yan. Correct. Nakikinig at nanonood nga si Namaki Suzuki as usual. Uh-huh. At tuwang-tuwang makita tayo. Tawag na sa atin The Win Team. Uy. At si Susan Rosales, Mirna Lorenzo. Binabati ka. Totoo sila, nakita ka. Ganda din ang t-shirt po. Lang kapatid. Tapos, Kikap Seri De Leon. Gandang hapon ka Edwin at ka David at lahat ng ating mga viewers and followers somehow. Ayan. So, well, sa ating servisyong IC, maya-maya po lamang ay makakapanayan po natin ang bagong katatalagang miyembro ng Dangerous Drugs Board na si Undersecretary Gilbert Cruz. At ano ba ang kanyang mga nilalaman o mga gawain na inuutos sa kanya na gagampanin niya o gagampanin niya sa DDB. At syempre pa, nakahilera din po si Deputy Speaker
Congressman Eddie Villanueva. Amen. Oo. Para po sa mga maganda yung ano ha, maganda yung panukalang batas niya. Maganda yung panukalang batas niya, mga kaibigan. Hindi ho kami sabi nga bagamat hindi kami gaanong inclined sa ganito, pero pag-uusapan ho natin yung Magna Carta po of Religious Freedom. Right. Oo. And speaking of mga balita, eto na po. Puntahan po natin ang unang-unang Metro Patrol. Patrol. May pag-ulat po tayo mula sa Bulacan. Handang-handa na pong balitang hatid ni July Purok. July, go ahead. Yes, Kakang David at Kakang Edwin, sa aking pag-iikot, nagpunta ako kanina sa SM Tungko at nagpunta din ako sa Star Mall dito sa Francisco Home sa Nasa Del Monte, Bulacan. Naririnig ko yung mga kabataan na mga edad 17 pababa. Diba, nalulungkot sila dahil nga magpapasko na. Ikating-kating yung mga paa nila para makapatsyal sa nagsabi mga mall. Bukoy at maghihita naman daw. Kaya sa bahay na maging stay put para makasunod dito sa nagsabi mga protocols. At protocols na pinatutupad ng ating pamahalaan. Sabi nga nila kung kailan magpapasko, alam mo naman yung mga mall na yan, pasukan niya, tampulan ng mga kabataan yan eh. Yung SM Tungko na yan, sa mall eh. Pero sabi na nga, talagang ito na naman, ay susunod na lang sila sa otosan ng ating pamahalaan. So yung aking update, mula dito sa San Jose del Monte City, the Rising City, July Pudok nagulat sa bilang Todo Lakas, DWIC. All right, thank you. Metro Patrol. Naman sa dako ng Norte, itong si Governor Matthew Marcos Manotok, pinamunuan daw ang isang isinagawang agri-fishery. Naputol. Ah, naputol. Uy, naglago ngayon ng mga isda. Lumangoy, lumayo. Balita, nandun na eh. Nawala pa ulit. Pero naman siyempre, minsan talaga ang komunikasyon natin dito sa Pilipinas, Ay, minsan naglalaho na parang bula. Nakakatuwa, nakakagigil. Mabuti na lang, nag-live ka kayong partner. Oo, bakit? Miss ka na namin. Pagkatapos magkaminsan, yung signal mo rin lumalaylay. Oo nga, alam mo naman, siyempre, ganun talaga ang ating buhay dito sa Pilipinas. Anyway, pupuntahan din namin ang ilan sa mga pangunahing balita for the sake ng mga kadarating lang sa kanilang bahay. Kasi ganitong oras, iba yung ngayon lang nauwi sa bahay, hindi nakapanood ng mga major newscast at magbukas ka nga ng radio dyan o tingnan natin yung ano pa mga paksa ng balita mula sa BNSP. But somehow, nagbabalik na mga kaibigan si Ronald Idol Domingo. Ronda Provincia. Go ahead, check up set. Yes, maganda ka rin kasi boss every kasama Edwin. Naiyasagawa ang pagpupulong ng mga kasapi ng Management Committee at ng Technical Working Group ng Ilocos Norte Agri-Fishery and Extension System o INAPES. Inihayag ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay na mismong si Governor Matthew Marcos Manotok ang namuno sa nasabing pulong bilang chairman ng Management Committee. Ayon sa kanya, dito na pag-usapan ang magiging tungkulin at papel ng INAPES Center. Kaugnay nito, masayang ibinalita ng Provincial Agriculturist na inaprobahan ng gobernador ang mga irekomendang maglingkod na focal person o mga ngasiwa sa INAPES Center. Sinabi niya na kabilang dito ang director, secretariat at mga kasapi ng planning in management and evacuation team at ang agriculture and fishery management team. Inayag ni Lagmay na ang management team ay binubuo ng limang grupo kagaya ng crops team, livestock team, agribusiness team, community organizing team, agri-infra team, at ang extension team. Dinagdag niya na ang mga ngasiwa sa mga ito ay ang mga sumasailalim sa specialized training upang matiyak na may bigay ang mga kailangan sa larangan ng agrikultura at ng pangisdaan dito sa Ilocos Norte. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat, presentilang may tutong lakas, DWIC.
Salamat, Ronald Idol Domingo. Mula po yan sa Ilocos Norte naman. Samantala, meron kang binabanggit dyan na partner. Parang yeah, ikaw na, eh, nakakasama ng loob. Ano ka ba? Magrarally ka ba? Nakakasama ano ng loob. Huwag naman kayong ganun. Itong partner ko, pinaunawa natin na galing sa karamdaman. Kaya nag-work from home. Okay. Pumasok kayo, nag-live ngayon. Pagkatapos, parang nyo ako sinampal. Lalong-lalo na ikaw, Miss Ning Absedi de Leon. Ha? Bakit? Ang sabi ba naman... Pogi pala si David Oro. Eh no ako. Nagseselos ka partner. Ano ba sa totoo ng partner? Aling Ningning, biro lang ho. Congratulations being a top fan ng ating palatuntunan. Oy, salamat, salamat. Oo. Isa pang partner, isa pang report. Oy, meron pa. Meron pa tayong Ronda Provincia. Oo. Itong ating wala pa yan. Mamaya, si Danny Cruz muna. Yung ayun. Metro Patrol. Okay, okay. So, yung nasa taas pala, nagkamali lamang ng ano. Namamahay ka, no? Namamahay, oo. Oh. Samantala, punta natin ang ating Metro Patrol. Metro Patrol. May pag-ulat tayo mula kay Danny Cruz. Danny, anong balita? Umabot na sa Batangas ang pagtulong ng magkapatid na Tiangco sa mga biktima ng daang bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Ayon kay Mayor Toby Tiangco, nakarating na ang kanilang tulong na 100 sakong bigas na naglalaman ng 50 kilos kada isa sa lugar ng Mabini, Batangas. Sinabi ni Mayor Tiangco na ang relief operation ay isinagawa niya matapos siyang tumanggap ng mensahe sa Mabinis Municipal Administrator na si Attorney Gerville Luistro, at nakasaad dito sa kanyang sulat ang paghingi ng tulong sa City Government ng Nobotas para sa mga biktima na tinamaan ng kalamidad sa Batangas. Ayon kay Mayor, agad niyang inaksyonan ito sa kabila ng may hinaharap silang problema sa pandemya. Marapat pa din daw magpasalamat ang mga Naboteño dahil may sapat pa silang kakayahan para tumugon sa mga nangangailangan o higit na nangangailangan. Ayon kay Mayor Tiangco, ang Mabini, Batangas ay may estimated na population na 100,000 ang mga tao doon. Matatandaan ng City Government ng Nobotas ay nagsagawa na rin ng tulong ng rescue operation at relief operation sa lungsod ng Marikina, at matapos ito ay nagpadala din sila ng tulong ng Risk Reduction and Management Office dyan naman sa Cagayan Valley. So talagang matulungin ang Nobotas. Yan muna ang update mula sa lungsod ng Nobotas. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Metro Patrol. Balita, tuloy-tuloy tayo partner ha. Ituhog na natin ang balita naman. Ito yung mga binabanggit ng Pangulo partner na dapat itutukan po ng ating pulisya at the same time ng mga LGU. Yan naman nabubulag yung mga LGU. Oo nga, sabi ko nga. Meron na tayong balita mula sa ating Ronda Provincia. Ronda Provincia. Si Johnny Gole, ang balita niya ay 12 na aresto po ng NBI dahil sa illegal quarrying sa Pampanga. Go ahead, Johnny. Yan, sa kasamang David at Edwin, 12 katao nga ito nga inaresto ngayon ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Manila dahil sa pagkakasangkot nila sa illegal quarrying ng lahara dito sa barangay sa Pangbalena, Mabalacat, City, Pampanga. Ayon dito sa NBI Environment Crime Division, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga konsernadong residente sa lugar tungkol sa umano italamak na illegal quarrying operations na hinala nila ay walang permit mula sa lokal na pamalang siyudad ng Mabalacat. Bilang tugon, nag-donsad muna sila ng surveillance operation sa lugar upang kumpirmahin kung totoo nga itong report na nakarating sa kanila. Matapos makumpirma, inilunsad nga itong pagsalakay sa lugar at huli sakto itong mga suspect habang abala sa kanilang illegal na pagkwakwari. Sila ay nakilalang sina John Patrick Reyes, John Murillo, Egilberto San Pascual, Ronald Linsangan, Edsel Ruiz, Vicente Canlasa, Eldrin Ansona, Jomar Nazar, Christopher Moreno, Joel Ong, Francis Pangilinan at John Matiasa. Samantala, tinutugis pa ng NBI ang isang Virgilio Gamez na umano'y leader nitong grupo. Wala kasi ito sa lugar nang isagawa yung pagsalakay. Base sa paunang investigasyon ng NBI, nabatid na walang record sa business permit and license office sa Mabalacat City Government,
itong si Gamex para magbukas ng quarrying operation sa nabanggit na lugar, maging sa opisina ng Regional Office ng Mines and Geosciences Bureau, Regional Office 3 at Environment Management Bureau, EMB ng DNR, ay walang nakatala upang magbukas nga ng quarrying sa nasabing lugar, particular sa Sapang Balintrika. Ang 12 arestado ay hawak na ngayon ng NBI Manila at maharap sila sa kasong paglabag sa Mining Act of the Philippines. Samantala, hinihintay na ng NBI at pulisya na lumabas itong arrest warrant laban naman kay Gamesa upang formal na ilunsad nga yung pagtugis dito. So yan ang update sa buwat dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central Zone Patrol. Nagulat si Pilamay Tudulakas, DWIC. Maraming salamat, Johnny. Yung mga balitang yan, yung dapat masigit pang paigtingin ang ating mga law enforcer, PNP, yan, NBI, at maging ang mga LGU. Oo. Dapat talaga, partner, magkatulong-tulong para matigil na yung mga illegal quarrying na yan, illegal logging. Pinag-uusapan natin kanina lumalawak, lumalaki, imposible hindi alam ng LGU. Bakit na-PPP sila? Kasi 'di ba, tulad ng alam na natin, ang mga ibang nasa likod niyan, Koreano, ay mga mismong opisyal ng gobyerno sa lokal at maging mayroon pang militar, mayroon ding pulis sa partner. Kala ko mga line ng Koreano 'yan. Magkano Korean? Ganoon na nga, kasama na 'yon. Si Vic Lima, nakikinig Oh, talaga? Anong sabi ni Vic Lima? Sabi niya, nami-miss ka lang dahil ka-partner mo siya dati. Kamag-alala, Vic, hindi ko inaagaw ang puso ni David Oro sa'yo. Pero partner, magandang may balita natin sa kanya yung maraming mga sumusuporta na sa DWIC na mga sponsor, partner. Meron na. Nagsisimula na. Salamat po. Alam mo na. At lalong-lalo pa pagpasok ng 2021. Right. Siguro unti-unti, no, kasabay ng pagbangon ng ekonomiya, pagbangon din naman ng larangan ng broadcast, dahil alam niyo medyo nasa gasaan din tayo dyan. Correct. At bago tayo mag-break, tama-tama itong isa pang report na ating papapasukin mula sa Metro Patrol. Metro Bulacan, si Louie Angeles. Louie, anong balita dyan sa Bulacan? Magandang po na posibleng tumaas na ang presyo ng sigas sa pamilya, matapos sumipa ang presyo ng palay mula sa isang probinsya, ilang probinsya sa norte na binabagsak sa mga rice mills na nasa sakupan ng bayan ng Balagtas at Buhawi. Ayon sa ilang rice miller, ang dating 17 pesos per kilo ng palay sa mga biyahero ay pumalo sa 20 piso hanggang 21 piso sa pagpasok ng Disyembre. Anila, noong bandang September hanggang Oktubre, ay naglalaro lamang sa 17 pesos ang kilo ng palay ng mga biyahero mula sa ilang lalawigan sa norte. Posibleng umanong binagyo ang sunod-sunod ng lugar ng norte. Matapos na ang anihan at pagpasok ng Kapaskuhan, ang ilang posibleng nakikita nilang dahilan kaya't mataas ang presyo ng mga palay, pinaniniwalaan din nila na ang mga na-imbak o na-stock na palay sa mga kamadahan o sa mga bodega ng mga negosyante ang mga lumalabas na lamang ngayon dahil sa maganda ng presyo nito. Kadalasang nanggagaling ang mga kalidad ng mga palay sa Nueva Ecija, Ilocos, Isabela at iba pang lalawigan. May magagandang lupa na para sa sakahan na lamang nasa 1,450 hanggang sa 1,550 lamang ang presyo ng isang kaban ng magandang bigas nitong nakaraang Setyembre hanggang Oktubre at sa presyo ng palay na 17 pesos. Samantala, umalo naman sa 1,650 hanggang 1,800, mahigit pa sa isang kabang magandang klase ng bigas sa mga rice mill na sa puhunan pa lamang ay sumisipa na ito ng 21 bawat kilo. Dahil sa pagtaas ng presyo, ng palay ay binabagsak sa mga rice mill sa Bulacan. Posibleng maramdaman ngayong ng publiko ang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan mula sa NCR, ilang bahagi ng Central Luzon at iba pang karatig dalawigan. Mula rito sa Bulacan, dito sa Metro Patrol, wala sa Bulacan, siyempre na may ito, dalakas ni WIC. Metro! Patrol! Patrol! We do!
Maraming salamat, Metro Patrol. Nagatid po sa ating oras. Itumpak po ang inyong mga orasan. Philippine Standard Time. Eksakto yung punto, alas 6 ng gabi. Balita na, servisyo pa. EWIZ. Balita na, servisyo pa. Nagbabalik po ang programang Balita na Serbisyo Pa. Ang iyong mga lingkod, David Oro. At Edwin Eusebio. At sa oras po nating 10 minuto makalipas po ang alas 6 ng gabi. Nako, ito po'y mainit-init pa, partner. Mm. Mainit-init pa at bagong-bagong talaga ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bagong board member. Bagong miyembro po ito ng board ng Dangerous Drugs Board. At nasa linya natin, partner, si Undersecretary Major General Gilbert Cruz. Magandang gabi po sa inyo. Calling pa lang pala ito. Calling. Akala ko nasa linya na eh. Eh, nagtataka ko sa'yo, partner. Baka nakita mo yung 22 days before Christmas, akala mo line 2. Oh. Wala pa nga palang line, pasensya na. Anyway, ano pa ba mga kaibigan, unawain natin ang aking partner. Anyway, sa mga pupunta na natin yung ating bang poll question na tanong na natin. Hindi pa, sige, balikan natin muna natin yung poll question. Kasi yung poll question natin, hinugot yan doon sa balita na pabor daw itong si dating peace negotiator at ngayon yung Labor Secretary Bebot Belio. Si Sylvester Belio. Oo. Na muling buhayin yung peace talks na naman sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines, gayon din ang National Democratic Front, yung CPP-NDF-NPA. Pero partner, ang balita natin, ang ayon kay Secretary Belio, hindi na mahalaga kung gagawin ang pakipag-usap sa pamamagitan ng localized o government peace panel. Basta pag-usapan natin yung mamaya dahil nandiyan na ang ating panahon. Iyon, okay. Take two. Balikan natin ngayon at ipakilala natin ang bagong-bagong talagang undersecretary, bagong miyembro po ng Dangerous Drugs Board, si Yusek Gilbert Cruz. Yusek, magandang gabi po. Live na po tayo sa programang Balita na Serbisyo Pa ni David Oro at Edwin Eusebio, sir. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa po natin. Apo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yung ibago ko, dapat general lang ano eh, pero iba, civilian nature. Yusek na si sir. Undersecretary na. Okay. And syempre, unang-una, undersecretary, congratulations po at naniniwala ho kami, katulad ng mga kasama nyo ngayon sa Dangerous Drugs Board, na malaki po ang inyong magagawa dyan sa ahensyang yan, ang ating pamahalaan, para po sa kampanya sa illegal na droga. Ngayon, partner, ang unang sigurong tanong ko, ano ho ba ang, kumbaga, tutok ngayon ng inyo pong gagawing pagganap ng inyong tungkulin bilang undersecretary? At kaugnay din po dito sa tinatawag po na rehabilitation sa mga drugs victim o drugs dependent at nag-abuso sa droga, General. Kuya, talagang yun naman ang direktiba ng ating mahal na Pangulo na tutukan yung problema natin sa droga. At hindi lang siyempre yung sa tinatawag natin na yung panguhuli o yung pag-aresto natin sa mga drug pushers at yung mga drug traffickers na yan. But syempre, yung programa rin ng ating presidente ay nakatuon din doon sa mga naging biktima nitong illegal ng droga. So ngayon, medyo nakatuto kami dyan at pinag-aaralan namin kung ano yung mga maganda pa namin pwedeng gawin dito sa mga darating na panahon na ito. Yun nga lang, na-overtaken tayo ng problema natin sa COVID, but hinahanda na namin yung mga pwede namin gawin pagdating sa rehabilitation nitong mga naging biktima ng illegal na droga. Opo, Yusek, alam ko, pag-upo mo dyan, ang una mong hiningi doon sa iyong mga staff at sa office sa staff ng DDB ay yung latest record ng ating mga involved sa drugs. Ano ba ang sabi nga natin lagay ngayon at bilang ng mga involved pa rin sa drugs? Lumaki ba, bumaba ba nung mapaupo ang Pangulo o patuloy na sabi nga nagpa-plato ba ang kanilang bilang? Actually, yung bilang ng mga drug
traffickers natin talagang lumaki. Dahil ito yung pagkakataon na talagang nalaman na natin kung sino yung mga involved dyan, na-report na sa atin kung sino yung mga personality behind dyan sa drug trafficking operation na yan. So maraming nahuli. At ganun din, siyempre pag ganyang marami nagre-report, marami rin nagre-report sa atin ng mga naging biktima. So yung mga pagkakataon na yun, nakita natin na tumaas din yung bilang. Kaya eto, nakatuon tayo doon sa problema na yun, kung paano natin mabibigyan uli ng pangalawang buhay o panibagong buhay yung mga kapatid natin na naligaw ng landas dahil din sa mga bawal na gamot na yan. So, ang programa talaga natin ay nakatuon sa dalawa. Doon sa paghuli ng mga nagtutulak at yung mga drug traffickers, yung mga high-value targets natin pagdating sa illegal na droga at ganyan din yung mga nagiging biktima itong illegal na droga. Ganun pa rin po ba yung battle cry nyo, yung save the user, jail the pushers? At ang pinaka nakatuon lang po talaga tayo is yung pababain natin yung mga nagtutulak, yung mga drug traffickers, hulihin po natin yan. Ngayon, pag, kagaya po na sinasabi ng ating Pangulo, pag ano ay nanlaban, wala naman nung talagang gagawin ng ating kapulisan o yung mga law enforcer natin, kundi tagtanggol lang po yung sarili. At yung sa pangalawa naman po, yung sinasabi natin kailangan na bigyan natin ng pangalawang pagkakataon, yung mga naging biktima po ng illegal na droga. So, ito na po yung rehabilitation. Ito yung tinatawag namin na soft approach strategy. Uh-huh. Na kailangan pakita natin sa community na hindi lang talaga yung administration na ito ay para hindi lang ito nakatuon sa sinasabi nila na paghuli o pagpatay doon sa mga pag-neutralize doon sa mga drug traffickers, but bagpos nakatuon din kami doon sa mga nagiging biktima ng illegal droga. Opo, at we understand the Undersecretary Cruz na muli na pong nagbabalik ang pagtanggap po ng mga itong mga gustong magbagong buhay ng mga drug dependent, drug user, kaugnay po ng Drug Treatment and Rehabilitation Center, tatanggap na po uli while medyo unti-unting naibabalik na sa normal ang operasyon ng ating mga centers sa USEC? Opo, actually, ina-align lang po natin ito doon po sa strategy ng ginawa ng ating IATF dahil nga po nagka-problema tayo dito sa COVID. So ano ba yung mga bagong protocol na dapat sundin namin bago kami tumanggap ng mga i-rehab? So ito ay magkakaroon po kami ng actually coordinating meeting na gagawin na next week po regarding dito sa bagong protocol na gagawin namin bago namin tanggapin yung isang pasyente po o yung isang magiging residente ng ating mga rehabilitation centers. Opo. Sa datos nyo ba, USEC sir, ano ang wika nga natin in demand pa rin na kinahuhumalingan ngayon, na kinagugumunan ng ating mga users? At sa ngayon mo, kung mapapansin nyo, marami ho ang nakahuli natin sa marijuana. No? Mm-hmm. Kasi may mga local plantations po tayo. Meron po tayo dyan sa north. Marami po tayo dyan sa north. Meron din po tayo dito sa south. Actually, may mga operation po tayo na ginawa before o kailan na nakahuli po yung mga police po natin at ang PIDEA ng mga plantasyon po ng marijuana. Both dito sa north at dito sa south. But ito hong Cebu, ganun pa rin. Marami pa rin pong nahuli ngayon na mga Cebu, kung mapapansin nyo, may mga nahuhuli na rin po dito sa Metro Manila at ganyan din po sa labas ng Kamaynilaan. Opo, opo. And tungkol naman ho dito sa mga destruction, USEC, ng mga nakumpiskang mga illegal drugs. Kasi ito nga po, tinitingnan na namin itong balita ngayon na pangungunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency at mga opisyal ng ilang ahensya ng pamahalaan ang gagawing pagsunog at pagwasak sa 7.51 billion at yung bravo ha, na halaga ng iba't ibang droga sa 13 Martires, Cavite. Ito ay sa Cavite City. Meron ho tayong parang guidelines or pakiusap sa mga korte
Yusek tungkol dito sa mga distraction na ito na para hindi na ho na ano na partner, hindi nare-recycle. Na nare-recycle yung mga illegal drugs na yan, General. Opo, totoo po yan. Actually, meron naman po tayong policy dyan na naka-in-place po na once na natapos po yung kaso, ay automatic po sinusurrender po yan for distraction. Yan. Nagtatagal lang naman po yan dahil hindi naman po pwede kada isang kaso, isang distraction activity. So, hinihintay lang po talaga yung pagkakataon na para sabay-sabay po yan na sunugin o pinapasok po kasi sa incinerator yan. Mm-hmm. Dito po sa Preston Arteres. Yeah. So, yun po. Yun naman po ang policy dyan. Ganun din po sa mga nanguhuli, ano? Pagkatapos po mapadala sa crime lab yan, para ma-check po kung positive po yan, yan po talagang pinapa-issuehan na ho ng court order for distraction. Lalo na ho kung ito ay abandoned o wala akong suspect na nahuli. Ayun, oo. Well, lastly, Yusek, maganda itong report, may kaugnayan sa survey na ipinapakita po na yun daw pong drug use prevalence rate falls to 2.05%. Ano po bang ibig sabihin nito? Parang unti-unting bumababa po ang paggamit ng illegal na droga sa ayon po sa survey, General? Tama po yun. Talaga hong yung sa record po naman talaga nakikita po yan. Buti nga ho, may lumabas yung survey na ganyan. Kasi ho, sa record naman ho ng ating pong law enforcement, talaga hong bumababa na po yung use. Karamihan nga ho, talagang mapapansin nyo. Even sa barangay level, pag may natatanong ho kami mga barangay officials, ganun din ho naman ang observation nila na hindi na ho kagaya na dati na talagang pag sinabi nating talamak, di ba Kuya Dave, yung yan, lugar na yan, talamak yan, o tsanggian yan. Oh. Eh alam natin na talaga nagkalat yung drugs. Pero ngayon, no, kung mapapansin nyo, wala na tayong nahuhuli na sinasabing tsanggian o wala na ho tayong naririnig na dito sa lugar na to talamak. Dahil marami na hong nahuhuli sa mga lugar na yun. Uh-huh. So, yun ho, siguro yung nag-iusulta, kaya sa survey ho, lumabas ho na talagang paunti na po. At nababawasan po yung drug use. At dahil po dyan, ang DDB ba, sir, mayroong mga tuloy-tuloy na kampanya in local levels, pakikipag-coordinate dun sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan para magbigay din ng mga kaukulang talks or seminar dito sa ating mga kabataan, particularly eskwelahan. Di ba ho, dati may mga programa kayong ganun? Meron po. Actually, ngayon ho, meron pa nga ho kaming programa na nakatungan hindi lang sa eskwelahan, ano? Mm-hmm. Meron din ho kaming mga programa, mga seminars. Kung saan ang mga participants po, mga judges, yun ho, para mag-coordinate po yung galaw po natin laban po sa illegal na droga. Ibig sabihin, no, para kung isa lang ho yung kinakanta namin pagdating ho sa trabaho, hindi ho sabog-sabog yung trabaho. Right, actually, meron nga ho kaming seminar workshop on dangerous drug law para ho sa mga judges, prosecutors, law enforcers dito sa National Capital Region. Yeah. Ongoing ho ngayon yan. Kuya Dave at Kuya Gina. No? Okay. Ongoing po. Okay, very good. At least, alam nyo, importante ho itong mga panayam na ito, Undersecretary Gilbert Siguro, Cruz. Gawin natin na once a month man lang nakakausap natin si Yusek. Oo, kasi sa totoo lang po, General, maraming hindi nakakaalam kung ano po ang napakahalagang papel na ginagampanan ng Dangerous Drugs Board. Napakaraming, nila banko yan eh. Napakaraming papel na ginagampan nila, partner, para ma-regulate itong mga dangerous drugs. At the same time, talagang masawata yung illegal drugs. Kaugnayan ng tinatawag po na Drug Abuse Prevention and Control na trabaho po ng Dangerous Drugs Board. General, go ahead with your parting shots. Maraming salamat Kuya Dave at Kuya Jin, ano. Actually, itong seminar na to, sinasabi po natin, talagang normal na po na kailangan regular po na gagawin natin. Mm-hmm. Ang mga drug users po, drug traffickers, nag-evolve din po yan. Eh. Nagbabago po ng estilo yan, nagbabago ng technique, apa. Lumalakas po sila,
gumagaling. So dapat po, itong mga terminal na to, ginagawa po namin para ma-update po kami ng mga judges, ano ba yung madalas na ginagawa nilang depensa. Ano ba yung, sino ba yung mga apogado na ginagamit nila ngayon. At isa, update po kami dun sa mga modus operandi nila at mga technique. Gayon din ho sila, dahil ito law enforcement, nalalaman din ho nila kung ano yung mode ho nung pagtutulak ngayon, ano ba yung usong-usong droga ngayon, at least nagpapalitan ho kami ng impormasyon dito sa mga seminar na ito. Kaya ho, napakaganda na gawin ho na regular yung mga ganda pong seminar. Right. Well said. Maraming salamat po muli, Undersecretary Gilbert Cruiser. Thank you po at maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras para po sa amin. Especially ho, dito sa grupo mo namin dito sa Dangerous Life Support. Sa ulitin po sir, thank you. Apo. Inyo pong napakinggan si Undersecretary, retired Major General po yan ng Philippine National Police, Gilbert Cruz. At talaga namang makikita natin sa record ni General Cruz nung siya ay nasa aktibong servisyo sa PNP, ay hindi ho maratawaran ang kanyang kakayahan. May kaugnayan po dyan sa kampanya sa illegal na droga. At syempre, trabaho po, servisyo ng pulis na may puso. Nagkaroon din siya ng maikling stint being a spokesman ng PNP. At the same time, itong last niyang hinawakan, naging director po siya ng official siya ng Philippine National Police Academy. I see. Nagturo ito. Kaya talagang tamang-tama sa kanyang posisyon ng pagtatalaga ng Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, so tuloy-tuloy na mga balita at impormasyon. Ipasok na natin si Danny Cruz. Metro! Patrol! Danny Cruz, go ahead! Yes, pansamantala daw munang isasara itong Public Information Office ng Malabon City ayon kay Mayor Lenlen Loreta. Dahil nung una, tatlo yung positive sa COVID-19. Pagkatapos ngayon nung isang araw, may isa na naman. Ngayon minabuti nitong si Mayor Loreta na lahat sila ay sumalang na muli sa swab test. Idinamay pa ako. Dahil nagpunta lamang ako doon para kumunang balita, tinawagan tayo ni Bong Padua at sinabi na may positive nung pumunta ako. Anyway, sumalang na rin tayo sa swab test, pero ang mahalaga rito wala akong transaksyon dahil for disinfection daw ay ayusin muna opisina ng PIO ng Malabon. So yung mga, wala muna kayong pansit dyan. Yung mga nagbe-birthday, Edwin, ikaw na lamang daw yung hindi... nalaman niya na lang, tapos na yung birthday mo. Kaya yung mga nagbe-birthday at mga pumupunta dyan, may transaction do sa Public Information Office ni Bong Padua. Siya ho ang in-charge dyan. Sarado po ito at alamin po muna kung meron pang magpa-positive. Lahat po ng transaction dyan ay wala muna ayon kay Mayor Lenlen Loreta at makabubuti daw ho na pumunta muna doon sa kanyang opisina at hanapin daw po yung si Rene Tabora na siyang mag-aayos ng anumang transaction dyan. Hindi natin alam kung bagay Edwin ang ngayon mabilis na daw, baka daw bukas malaman na kung may magpa-positive pang muli ay sigurado quarantine. Sana pati ako hindi mag-positive sapagkat isinalang dapat din ako. Dapat ka, di ka namin pagre-report yan, sabi ni David eh. Sabi niya, pinag-report bakit? May nagkakapasatid doon sa Malabon. Ba't ito pinag-report? Doon sa telepono, lalabas sa atin eh. Pwede ba yun? Hindi ka, pero hindi naman ni David. Kasi ayaw ko talaga ikaw pag-report yan dahil ano po, mas sensitive tayo eh. Isi-isi. Hindi, sabi nga eh, nagulat nga si Bong, narinig daw, birthday mo, nakita sa Facebook. Alam mo naman, dito ang ano, puto, pansit. Hindi na tapos yung birthday ko na yun, 26 pa, na-blowout na ako ni Boss Edgar Cabahon dyan. Kaya nga, nakita yung blowout dyan. Kaya sabi niya, si Edwin, di man lang nagpapaabot ng mga... Naman! Sabi ko, isasara mo yung opisina mo, hindi magpahabol ka. Sige. Okay, yan muna ang report mula dito sa Luzon ng Malabon. Panawagan at balita po yan mula sa Public Information Office. Ito si Danny Cruz, nagulat sa impilang metodong lakas, DWIC. Metro Patrol. Maraming salamat, Danny Cruz, sa iyong hatid na balita. Kaya't
Siguro, partner, maya-maya, pwede na natin puntahan ang mga reaction ng mga kababayan natin kaugnay ng ating poll question. At the same time, meron pa rin tayong update makukuha, no? Kaugnay nitong isang panukalang batas, may kaugnayan sa kalayaan sa religion sa ating bansa. Oo. Ano ba, relihiyon ng iba natin mga kababayan? Magkamisa, pinagtatalunan ho yan. Oo. Ang relihiyon ba yung makapagliligtas? Sabi na ba hindi? Iba naman ay nananaligyan dahil yun ang kanilang nakagisnan. Ayan. Balik ko kami mga kaibigan. Break muna, partner! At tayo po ay itumpak ang inyong mga orasan na Philippine Standard Time. Eksakto, ito po, eksakto, impunto. 6:30 p.m. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Nagbabalik po ang inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio, at programang Balita na, serbisyo pa. At yun, nakakabulo pag talaga mayroong face mask, ano? Nakakain ko mismo. Tapos mainit pa nararamdaman mo. Nakakain ko mismo yung ano, yung mismong face mask sa akin bibig habang nagsasalita eh. Pag humigop ka, no? At saka ngayon, partner, sa totoo lang, aminin ko, malakas akong gumamit ng face mask habang nagpuprograma. Eh, siyempre, pagkatapos yun, parang inaambun yan eh. Pagkatapos ang gamit lang, wala na. Basang-basa na yan eh. Alam mo, partner, sorry sa mga medyo kumakain ngayon. Ah. Sa totoo lang, hindi ko na pwedeng ulitin to. Oh. Pagka sinalpa ko uli, nahihilo na ako. Hindi ka yun, ha? Wala ka kay senyor, ha? Yung kakausapin, kasi mainit ka ngayon yung kinatawag na pistox, ano? Yan. Kung ano man ang ating pag-uusapan, ito naman ay patungkol sa religious freedom. Uy, ano ba yung religious freedom? Kasi inaprubahan ho ng Human Rights Committee ng Kongreso yung panukalang House Bill 6538, yan nga yung Magna Carta of religious freedom. Yun. At mahalaga ito, ha, kasi ang layunin nito, partner, ay protektahan at ipromote ang karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon at igalang ang kanilang religious beliefs, partner. Oo, pag gano'n naman natin, hindi walang gulo. Pag sabi nga kasi baka kasi nininegosyo yung religion . Kaya sinasabi dito sa report, nakapwa nagpaabot yung dalawang mababata, si Congressman Domingo Rivera at Congressman Villanueva. Yeah. Na sabi nga nagpapasalamat sa mga mababata sumuportas doon sa panukalang ginawa ng pagdinig na komite. Yeah. Deputy Speaker, si Brother Eddie Villanueva, na medyo masama daw pakiramdam. Pero, nagpa-unlock sa ating gagawing panayam, yung kanya pa namang chief of staff. Ang kanyang chief of staff ay si Dexter Nival, ng chief of staff ng CBAC Party List. Magandang gabi po sa inyo, Sir Dexter. Brother Dexter, yan. Magandang gabi po, Sir Edwin and Sir David, at magandang gabi po sa lahat ng pakikinig po sa ating programa ngayong gabi. Opo, opo. Abogado rin po kayo, Sir Nival? On the way po, sir. So hindi pa pwedeng tawaging attorney, ano? Opo, so give due deference po sa ating mga lawyers. Yeah, at na lang muna. Wala pa yung attorney. Opo. Anyway, okay. Could you kindly elaborate on this dun sa Human Rights Committee na sa Kamara, sinasabi, pakikinggan lang itong Magna Carta of Religious Freedom. Iho ba meron naman tayong religious freedom na umiiral ngayon, brother? Kulang ho ba? Kulang? Kulang pa ho ba yan? Well, sir, ang aim po ng batas is maging enabling law po. Tama po kayo, sinasaad po sa ating konstitusyon, Section 5, Article 3, that religious freedom shall always be enjoyed by the Filipinos. Opo. Pero po, ang kulang po sa ngayon ay yung tinatawag pong implementing law. So, it's just a constitutional provision. The constitutional provision cannot promulgate itself, it's not self-executory. Kailangan po ng implementing law. Ito po yung ginagampanan po nitong Philippine Magna Carta of Religious Freedom po na ating inahin po sa Kongreso. Mm-hmm. Kasi parang kung titignan po natin ang batas, nasa Section 5, Article 3 of the 1987 Constitution, meron na pong tinatawag na freedom of religion. So ito pong panukalang batas na ito na final ngayon sa Kongreso, lalo ho itong magkakaroon pa ng parang mas malinaw na direksyon, Sir Dexter? Yes, sir.
i-operationalize po natin yung ibig sabihin ng religious freedom. Actually, mm-hmm. under the bill, we concretize it by giving examples. Ano po yung mga rights that are subsumed under the term religious freedom? Okay. So, define natin mga allowed acts that constitute religious freedom at yung mga prohibited acts na ipipenalize, na tinitingnan nating babangga, no, sa karapatan ng bawat Pilipino sa religious freedom. Mm-hmm. So yun yung purpose ng batas, to concretize and to implement the constitutional right to religious freedom. Pero Brother Dexter, hindi ba sinasalungat nito yung alam na nating lahat at very elementary na yung separation of church and state? Yes sir, malinaw po dun sa ating panukalang batas na meron po tinatawag dun na clause na nothing in the bill shall be construed that there will that there shall be an establishment of a religion, no, na that will be endorsed by state. Ang purpose lang talaga ng bill is proteksyonan yung karapatan ng mga kabayan natin na mabuhay with full adherence sa kanilang religious belief. Kasi may mga kababayan tayong natatanggal sa trabaho, napapatalsik sa eskwela, mm-hmm. dahil lang sa kanilang paniniwala. So yun yung pinaka-aim talaga ng ating batas, para kasi naniniwala tayo na of course kapag ang isang tao ay in harmonious relationship with his or her creator, mm-hmm. regardless of what religion ang kanyang kinakasaniban, he is at his most best version of himself and most capable of contributing to society. Merong mga religious organization, nagtayo ng mga kolehiyo, yung iba nagtayo pa ng ilang mga broadcast company. Mm-hmm. Hindi ka pa yung mag-apply doon kung di ka miyembro. May mga gano'n po. Apart po ng bill, na igalang po yung karapatan nila. Pero maitagdag ko po, Sir Edwin, no? Sir David. Apo. We recognize the reality that no right is absolute. Mm-hmm. So in the bill, meron po tayong tinatawag na mga exceptions, no, na under such circumstances na hindi pwedeng i-argue or ipagpilitan ng konsepto ng religious freedom. Ano po yan? Kung nakakapanakit na po ng kapwa, evidence, na hindi po tatayo yon sa korte. Ano pa po, kapag endanger na po ang public safety, lalo po ngayon, nasa pandemic po tayo, mm-hmm. of course, it's the right of religious groups to hold services. Pero kung sa paninimbang naman ng pamahalaan ay ma-jeopardize ang greater good, no, mm-hmm. ng public, it can stand. So may mga safeguards siya sa bill, mm-hmm. Na exceptions na pwedeng i-apply. Mm-hmm. Pero ang pinakahabol talaga nito ay proteksyonan yung mga yung kalayaan ng isang tao na mabuhay na ayon sa kanyang konsensya, ayon sa kanyang paniniwala. Kasi we mm-hmm. believe, sabi nga ng Supreme Court, no, sa Ebrelinag versus Department of Education, mm-hmm. yung karapatan kasi na namuhay ng malaya sa kanyang naaayon sa kanyang religious belief is the, sabi ng Supreme Court, is the most fundamental right of a person. Correct. It cannot be left to the grace of the legislature, uh-huh. because primarily it involves the relationship not between institutions, not between people, but a person at his creator. So yun lang naman ang ating... Paano mag-double check yan, Brother Dexter? Yung ilang mga pretending to be a religious group, pero kulto pala, kulto. Oh. Ayan, sir, may mga exceptions tayo. Sabi ko nga, nga ng ating Deputy Speaker, we do not question, no, kung sino yung pinaniwalaan nila. Basta paniniwala nila is ito ang ating Diyos, ito ang ating Panginoon. Pero kung mananakit ka ng kapwa, kung ikaw yung magsasamantala, kukuha ka ng personal gain, yan yung mga safeguards na nandun sa bill. So, reasonable na hindi siya i-qualify as religious freedom. Ayun, oo. So, basta ang malinaw dito, kapag kang isang tao o isang grupo na sila ay sumusunod sa itinatadhana din ng batas ng tao at ng Diyos, at sila ay ipe-persecute o kaya i-aharas dahil sa gagamitin ng iba pang grupo, halimbawa ng relihiyon, yung kanilang pwersa, yun ang hindi pwede at bawal na bawal sa ilalim po ng batas, Sir Dexter. Yes po, sir. Yes po.
Okay, maliwanag na. Amen. Ayos. At maraming salamat po. Parating na lang po sa ating deputy speaker na ginagalang natin at sinusuportahan po natin ang batas na ito para po sa kapakanan ng bawat isa na naniniwala sa kanyang relihiyon, sir. Yes po. Maraming salamat po, Sir David. Maraming salamat po, Sir Edwin. Thank at sa mga nakikinig po sa atin. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan. Sir Dexter Nibal, ang Chief of Staff ng Sibak Party List. Ayan. Tinangunahan ni Brother Eddie Villanueva. At maganda yan. Maganda yung panukalang batas na yan. Kahit na meron ng batas na umiiral, mas ibibigay pa nito ang malinaw na posisyon ng bawat isa sa kanyang pananampalataya, partner. Yun. Sabi nung ating nasa desk, sino nga ba yun? Si Kuya, si ano to? Jeric ba ito? Hindi, yung si Ace Cruz. Ace Cruz. Sumisigaw si Ace Cruz. Yes, sabi. Alien! Amen. Sabi niya. Alas 6:47, at syempre pa tuloy-tuloy na kakibat dito ang ating mga job opportunities. Na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Serbisyo. Bilang natin ito bago yung reaksyon. Sige. Okay. Meron kang bisita. Mm-hmm. Sige. Ito muna yung mga job vacancy for employers as December 2020. Ang Jensen Alicon Land Inc. National Highway, Bunawan, Poblacion, Davao City. Tala po number 083 ang area code 553-2562. Ay nangangailangan ng dalawang cashiers, college graduate or college level, at may karanasan sa paggamit ng POS, proficient in computer operations. Yeah. Mag-click link to apply. Ibig sabihin, mag-apply kayo via online. Ito yung link, https://peso.davaocity.gov.ph/job/cashier. 3. Ayan. Matagadabaw po yan. Oho. Samantala, job vacancies pa per employer as of December 2020. Jensen Alicon Land Incorporated, National Highway, Bunawan, Davao City. Mga taga Davao City po ito. Ang telephone number po ay 083-553-2562. Mobile number 0917-794-4357. Ang email address mo ay DJ Lagao HR. DJLAGAOHR@gmail.com. Nangangailangan po sila ng accounting clerk o accounting staff, graduate of BS Accountancy, BSBA Accounting or Management Accounting, BS Accounting Technology with at least 6 months work experience in the same capacity, preferably a residence of Bunawan, Davao City, or nearby municipality, reliable, results-driven, and team player, proficient in computer operation, good verbal and written communication skills, very good mathematical ability, uy, ang dami ah, God working with God, good judgment of priorities, must be organized and keen on details, can perform quality output with minimum supervision, able to handle work-related pressures while still maintains a positive disposition, knows how to drive motorcycle or four-wheel vehicle with driver's license. Siyempre, dapat may driver's license. Driver's license. Willing to be assigned in Bunawan, Davao City. Click on the link to apply. Yeah. Apply for available position only. At i-check nyo na lang po ang kanilang peso. Yung ating partner, excuse me. Sorry. Yung ating tawag nito. Yung ating BNSP page. Kasi tama yung binabanggit mo eh. May mga nagtetext sa akin ngayon. Oo, sorry. Binabanggit yung job openings. Paano namin makukuha yung mga ganyan? Ang bilis-bilis, nakasound kayo. Yeah. Then, nakalagay po yan doon sa ating webpage na BNSP. Kung hindi ba nakalagay, sabihan po namin ng aming social media na i-copy-paste at dyan po ilagay yung ating job openings na yan dyan po sa ating sariling page na Balita na Serbisyo Pa para at mahabol po ninyo. At partner, pwede namang i-replay. Panoorin nyo po uli yung aming recorded na broadcast. Nakasama mukha natin eh. Baka po walang gana. But and then, anyway, kidding aside, dun nga sa ating BNSP page. Ito pa, habol pa natin sa ating job vacancies. Position, telecom, technician, head count, need.
Oh, ito marami-rami ha. 40 job description, handle, repair, maintenance, maintenance, installation of internet connection. Saan yan? Saan yan? Fiber Home, ito ay sa saan ba ito? Sorry ha. Santa Rita, Tabang, Giginto, Bulacan. Sa amin, sa Plaridel. Oo. Mga qualification, high school graduate, national graduate, college, undergraduate, college of graduate, with driver's license, 1 and 2 professional can drive L300, strictly male, single or married, 18 years old and above. Basic requirements, SSS number, pag-ibig number, PhilHealth number, TIN number. For walk-on in applicants, drop off in our Fiber Home Office, third floor, SQB Building, Doña Pilar Homes Subdivision, Cagayan Valley, Santa Rita, Tabang, Giginto, Bulacan. Cagayan Valley Road, siya sa Santa Rita. Oh, Cagayan Valley Road, oh, yeah. Okay, walong sandali bago sasapit ang 7. Pasadahan natin, baka magtampo kayo. Mm-hmm. Answer nyo sa ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Mga question mo kanina, partner David. Ang tanong, ayon po dito sa ating... poll question, peace talks ng gobyerno sa CPP, NDF, NTA, dapat ba ang ibalik? Sabi ni Talaw, Jabba, Rulieta, wag na, trahidorin na lang tayo, tatrahidorin lang tayo, sabi niya ganun. Si Mars Paul Palimukon, ilang taon na yung peace talks, nakinig ba sila? Sige, pa rin ang recruitment ng mga kabataan sa school, tama na. Lipunin na lahat. Lipunin siguro sabi niya dito. Lipunin na lahat. Ngayon, na yan. Isama yan mga makabayan block. Huwag naman. Okay, si Ogie Largoza. No need. Ceasefire and peace talks for NP terrorists and partylists who support him. Yan. Si Jomar, wag na. Pinagluloko lang nila ang gobyerno at taong bayan. Santiago Manloza, that's useless. Dagdag gastos lang yan sa gobyerno. Si Alvin Mendoza, bakit kinakailangang yumuko? O baka sumuko, ibig sabihin niya dito. Bakit kinakailang sumuko ang gobyerno? Tapos si Andrew Brozas, panibagong budget na naman para makapag-tour ang peace panel. Huwag na, wala nang nangyayari. Ibili na lang ng armas para sa kasundaluhan ang gagastusin sa peace talks. Yan. Si Nick Nib, sa Celopan kagad, kogad, peace talks, wala na para matauhan ang mga komunista. Si Makay Suzuki, nasuki natin. No, never! Yang ginagamit nilang panahon para maghasik na naman ng lagim. Papatay, manununog, magpapasabog ng mga infrastruktura at magre-recruit ng kabataan. Alam na this, i-visit na mga NPA yan. Rosita Marquez, niloloko ng lang gobyerno, peace talks, peace talk. Na yan, pulbusin ng mga salot para matahimik na bansa. Ano ba kayo? Sali, Pelario, wala nang pistok. Pistok, tapusin na lahat sila. Yan. Si Jesse Barlis, hindi na dapat ibalik ang pistok. Ubusin na yan sila. Kayang-kaya ng militar natin yan. Yan. Tapos si Yumi Acido Estabilio, hindi na. Sumusurrender na maraming NPA. Bakit pa magpipistok? So yan. Ricardo Z. Cortez, dati kasing makakaliwa itong si Bello, kaya pabor. Sa totoo lang, di na kailangan ng peace talk dahil kung gugustuhin ng komunistang ito ang peace talk, madali lang at ideklara ang pamunuan nila na suko na lahat ng kanilang armas at bumalik na sa gobyerno. Tapos yung kanilang leader nasa ibang bansa. No. May nakalagay pa. Ay umuwi dito. May nakalagay pa, partner. Seymour. Ibig sabihin, may karugtong pa yan. Seymour. Hi, more. Si Giovanni Occhialda. No, tagal nang usapan yun eh. Ginagawa lang nilang panakibutas. Pistok-pistok na yan. Bata pa ako, pistok na hanggang ngayon. Ganun pa rin sila. Si Faust Obanon. Kaya nga lumalaki ang ulo ng mga ulupong na yan. Sa dahil lang palagi ang pinagbibigyan ng pistoks. At yung mga nadakip na sanang mga rebelde, nakalabas tuloy dahil binibigyan ng amnesty. Katulad ng mga tiyamso na convict na pero at large pa rin dahil mga pinayagan naka-amnesty.
Hirap na tuloy hulihin ngayon si Joma. Ganon din, binigyan ng amnesty ni Madam Corre. Yan, patuloy nakapagtago na sa Netherlands. Si Thomas Hernandez, if they want peace talks, tell Joma Sison and his ally to come back home. If they don't agree with it, no peace talk, no ceasefire. Ayan. Arian Correge, mukhang lumalambot na ang pamalaang Duterte. Well, Azurin, pwede peace talk pero walang ceasefire o cessation of hostilities. Mocha Alden, big hindi, wala nang peace talk, all-out war na. Mario Alcantara, stop it, no more peace talks. Mga traitor at hindi magandang kausap. Sobra ng perwisyo, nagpapahirap at pananakot sa mga walang kalaban-laban. Grabe ang palalokot nila, mga salot ng lipunan. Galit ah. Adrian Sherwin Crisostomo, digmain ng mga teroristang yan, hindi umulad ang bansa hanggang nandyan sila. Ayun, kung isasummarize natin, ito pong napakaraming mga sumusunod pa. Oh yeah. Eh walang pumabor dun sa peace talks. Oo nga, walang walang peace talks, sabi. Kaya warning na yan sa mga nagre-rebelde. Ang sabi dito ng isa pa, pesting talk. Naisip dito. Naisip mo yun? Wala na, kahinatan. Pwedeng mag-peace talk pero government guidelines ang dapat masunod. Ayun ang kanilang mga reaction dito. Tama nga naman, wala na, pesting talk. Well, maraming salamat po sa ating mga kababayan na nagbigay ng kanilang mga reaction at komento. Kakaiba raw pag magkasama tayong dalawa. Ah, ganun ba? Ay, salamat. Nakikita nila yung titigan natin personal. Easy! di paano yan? Tayo po muna, pansamantalang magpapaalam. At sabi nga, kung papahintulutan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, mayroong panibagong buhay at lakas, bukas po magkakasama-sama po muli tayo. At dyan po nagwawakas ang pang-Webes na edisyon ng Balita na Serbisyo Pa, muling magbabalik bukas alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito sa DWIZ. Talaga! Paparamdam na pa yun, yung pakutikutitap ka pa dyan. You know, at sa ngala ni na Engineer Jeric Barreto, na ngayon ay masayang-masaya. Namamas ko na. Daniel Tenko, news writers Jeneline Valencia Burgos at Ace Cruz, social media writers Jess Santillan at ang ating masipag na communication assistant na si Bea Amicable. Ako po si David Oro, nag-iiwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Samantala ako po naman si Edwin Yosabio, ating pong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa isang pagpapala mula sa Diyos. Bye! Susunod na ang 25th Golden o KBB Golden Dove Awardee for Best Host o Radio Program Magazine Host na si Miss Maru Pahate Sarre para sa programang Radio Klinika. Balita na, serbisyo pa.